sa pagkakaalam ng mga tigagiginto sa Bulacan, walang buwaya sa kanilang paligid. Kaya ano itong mga nalitratuhan sa kanilang ilog? Ang mga buwaya malimit sa mga liblib na probinsya makikita. Kaya ang mga residente ng bayan ng Giginto sa Bulacan, sinasakmal ngayon ng takot. Oo nga't malapit sila sa kabayanan. Pero bali-balita ngayon na sa ilog sa kanilang bayan, may buwaya na rin daw na namamataan. Baka pag wala na humakain yung buwayan, bata na ang mawala sa amin. Baka dito ay gumawi, pwede itong malalim ang tubig sa amin din eh. Ang residenteng si Arman, minsan na rin daw naka-face to face ang kalahing ito ni Lolong. Maba siya. Ang katawan niya, hindi na lapad eh. Kala ko mahimatay na ko, takot. Ang haba talaga ng uso, tapos laki ng mata eh. Parang mata ng kalabo eh. Ang problema, wala siyang pruweba. Sa takot kasi, hindi niya nalitratuhan ang buwaya na hinihinala niyang siya ring tumira sa kanilang alagang manok. Isang katawan niya lang ang nakain, yung dalawang hita na iwan. Ang buwaya na nakita ni Armand, ang siya rin daw bumulaga kay Mildred nito lang June 23. Nakasampay yung ulo niya dito, nandyan yung katawan. Malaki po, talaga napakalaki. Sinlaki ng bata na mga 7 taon o 8. Nagulat po ako, tumakbo po ako. Hanggang nito lang Lunes, ang mga dati kwento-kwento lang, kanila nang napatunayan ng ang sinasabing buwaya caught on camera na sa barangay Malis ng residenteng si John. Ang katawan nito, nakalubog sa tubig, pero ang ulo, nakaangat. Yung katawan niya nakatago sa ilalim ng water lily. Ganun po siguro, dalawang palad yung ulo. Nakalutang po. Naglalakad daw si John pauwi nung may napansin siyang gumalaw sa ilog. Malakas po yung galaw ng tubig eh. Tapos biglang lumipad nga po yung ibon. Kinabahan na po ako. Doon nakita ko na nga po yung buhaya nakalutak. Pinicturan ko para lang patunay. Upon doon sa picture na pinadala, tentative identification is saltwater crocodile. Personally, tingin ko mga 5 to 6 feet. Yung mga crocodiles na yan, usually makita mo sa wild, sa mga water areas, marsh, rarely silang nag-inhabit doon sa kagaya ng setup ngayon doon sa Bulacan na yan. Kaya medyo nagulat din kami nung at ang ikinababahala ng mga residente, ang panganib, lalo na kung tataas ang level ng tubig sa ilog ng Giginto. At ang buwaya, mas madaling makarating sa mga kabahayan. Delikado po para sa mga bata, lalo na po nakakarating na po sa loob ng bahay yung baha. Natakot kaming maligo na baka maagat kami ng buwaya. Nito lang daw nakaraang linggo, nakita rin ito ni Angelo. Inuuli ko po yung kalapate na may akong styrofoam para po lumapit yung kalapate. Nang walang kung ano-ano, nang sa hawak daw niyang styrofoam, may biglang sumakmal. May buwaya, muntik na po akong maagat nun eh. Kaya ang mga residente humingi na ng tulong. Kahit ano? Biyernes ng gabi, naabutan ng aming team sa lugar ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at ang DENR o ang Department of Environment and Natural Resources para sa search and recovery operations sa buwaya. Set lang ng camps sa hoping na mahuli. Modified lang. Sunod nilang pinuntahan ang posibleng pinaglulunggaan ng buwaya. Yung trap is to catch yung buwaya. Pero maya-maya lang, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Hanggang sa susunod, buwaya near the city, caught on camera sa bayan ng Giginto sa Bulacan. Baka pag wala na humakain yung buwayan, bata na ang mawala sa amin. Baka dito ay gumawi. Baka maagat kami ng buwaya. Paanong sa ilog sa Kanayunan, malapit sa kabayanan, nagkaroon ng buwaya? Malaki chance na nakawala. Baka may facility na nakawala yung animal. Kaya ba? Kaya ba? Kasi baka hazard naman sa atin yan. Ma-rescue kaya nila ito? Yun po, yung mata lang po na kumikislap, parang yun ah. Aaho!
dahon na ang kasagutan. Susunod na. Sinasakmal ng takot ngayon ang mga tigagiginto sa Bulacan. Dahil sa kanilang ilog, may buwayang na caught on camera. Baka pag wala na humakain yung buwayan, bata na ang mawala sa amin. Yun lang yung pwede rin, traps. Hindi mo naman pwedeng manually hulihin. Sakay ng rescue boat ang mga otoridad. Ginalugad ang ilog. Doon po, yung mata lang po na kumikislap, parang yun ah. Bukas po yung buwaya. Nangang buhay dapat. Boys, kung kaya, kaya ba? Kaya ba? Kasi baka hazard naman sa atin. Pero nung lumalim na ang gabi, walang buwayang nakita. Sa community, may mga feedback na nakikita nila. Monitor namin yung trap na nakalagay dyan. I-contain yung mga tao na huwag muna lumapit dun sa mga trap. Tsaka dun sa body of water. Huwag lang mabubulabog yung territory nila. So hindi naman sila mga attack. So far naman, wala naman kaming reported na any attack sa mga tao. Kinabukasan, bumalik ang autoridad. Pero wala pa rin buwayang nagpakita. Malaki chance baka may facility na nakawala yung animal. That's what we are trying to find out kasi hindi naman susulpot yung bigla lang. Meron tayong RA 9147, it is the Wildlife Act. Yun yung batas na nagpoprotekta sa lahat ng hayop sa Pilipinas natin sa ating mga kagubatan. Bawal po silang hulihin o saktan ng walang kaukulang permit. Dire-diretso naman yung paggawa noong repropping ng ilog natin. Kasunod na rin yung paggawa ng pag-dredging. Di lang sa bayan ng Giginto kundi yung mga kalapit na bayan na apektado ng pag-high tide. Pag po mayroon tayong nakita mga ganitong klaseng hayop na malapit sa atin, sa mga ilog, ipagbigay alam kagad sa kinauukulan, huwag niyo pong sasaktan o lalapitan. Huwag niyo rin pong tatangkayang hulihin, delikado po at pwede pong makasakit ng tao. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.